Ayan, muli po ay welcome back po sa channel natin at ngayon po ay tayo po ay maglilinis ng mga pantorok na ito. Ito po yung aking mga gamit. Bali, ang nilalagay ko lang po dito ay bagong kulong tubig. Ayan, so maganda po kung ilagay natin mga 10 minutes. Okay na po yun. Para mawala yung mga bakterya o yung mga dumi na naipon sa ating paggamit. Ano, kada gamit po ay linis. Kada gamit. Bago gamitin, kada gamit. Ayan, lilinisin po natin. Bali, ang kailangan lang naman natin tandaan dito sa ganito klase ng mga pantorok o mga gamit, mga heringilya, ay huwag tayong mag-iiba-iba ng gamot. Kung ano yung pantorok natin sa vitamins, yun lang ang ating gamitin. Kung pampurga, yun lang din ang ating pangpurga na syringe. Ano, kasi bawal ho yung naglalawklak po yung gamot. Yan po ay may mga chemical na nasa loob. May mga chemical na hindi maganda kapag naglawklak. Ayan. So, 10 to 15 minutes po ay okay na po ito. At pagkatapos naman po ang ibabad sa mainit na tubig ay ipa-flushing na po. Ano, tatanggalin na natin yung mga hinigop nating laman sa loob. Ayan. Maganda nga lang sa ganitong klase ng mga syringe kaparmera ay una ay napakatibay. Pangalawa ay malaki yung kanyang capacity. Yun nga lang, medyo mahal. At hindi ganun kadaling bumili nito sa mga ano, poultry supply. Kailangan orderin pa to sa online. Pagkatapos mga kaparmer, ipakikita ko naman sa inyo yung aking gamot. Yan, ito po yung tabihan ko ng gamot. Nasa ref lagi para hindi masira, hindi mapapanis. Bawal na bawal pong maarawan itong mga gamot na ito. Pwede siya sa ano, sa labas. Wag, pwede hindi naman ilagay sa ref, pero wag na wag niyong paarawan kung kayo may mga stock ng gamot. At palagi niyo titingnan ng expiration. Dahil pag expire na, ay hindi na maari. Kailangan ng palitan. Yan. So ito lang naman yung kailangan ko ngayon. Dalawang klase lang. Ivermectin lang at biton ang lagi kong gamit pang purga at biton para sa vitamins. So ayan kaparmer, dahil yung baka ay wala pa namang 200 kilo, mga 4 ml lang ibibigay ko. Ayan. Tapos ibabalik natin para mawala yung bubbles. Ayan, okay na po. Ayan. 4 ml lamang po vitamins. At syempre ang kapartner po ay pang purga natin. Ayan. So ang gamit ko lamang pong karayom ay ano ha, 1/2 inch lamang para panama lamang sa balat ng baka. Bali, ano lang to kaparmer, nasa 3 ml lamang ang ibibigay ko. Ayan. 3 ml lang po ito. Ayan. Para lamang yan sa 150 kilos na baka. Siyempre po, bago po ako umalis, kaparmer, kukumpayan ko muna yung kambing dahil hindi pa maaring ilipat. Masyado pang maaga. Maya-maya ng patanghali ililipat. Alpasan. So, akin pong kumpay ay palaging kawati lamang. Napakadaling panguhanain. Susungkitin lamang. Babaliin lamang ang sanga. Ayan. Ari nga lamang pong kakawating ari ay medyo makalat. Ikumpay. Di kagaya ng damo na kapag natuyo ay kumukupis. Ito yung sanga niya, naiiwan. Kaya may gina yung ano, pagka natuyo ay sisilaban na lamang para hindi makalat. Ayan. Mamaya na pa ano, mga alas 9, alas 10 sa alpasan itong mga kambing. Ayan yung pang pinagkainan pa nila, yung ibang naiwan. Tsari po, napakarami na. Ayan, pwede na po tayo lumarga sa maputik na daanan. Kita nyo naman ang daan dito ko farmer. Hindi dito maaari yung mahina ang gulong. Ayan. Talaga matagtag ang daan. O doon ay napakadelikado at napakaputik. Ngayon, baka ni Miklon, ako lay pula. Baka ni Miklon ako kulay pula. Ayun kay Miklon. Dalawa yun yan, ha?
Hindi, sa akin yan. Tuturuan ko lang, ha? Ha? Ah, pinapalyat niya. Yung pula nga kain? Yung pula? Oo. Yun. Hindi yung mamaputi yun eh. Oo. Ayun nga yun na. Hindi ko makilala eh. Tuturuan ko, gawa ng maulan. Midaga din eh. Kahirap doon na namin eh. Ito yung babayar eh. Babae. Ayan, kaparmer, ang itsura. After 3 to 4 months yata, nung huli kong kita dito. Hindi ko na matandaan, parang April ata nung binili namin itong bakang ito. So, August. Ah, bali August na ngayon. August 1. Ayan. So, laki na rin ang in-improve. Ano, hindi pa naman mataba, pero kumpara nung nabili ito nung una, ay ang laki ng ginanda. Tsaka nalagyan na rin niya na pang ilong. Yun ang nakakatuwa sa mag-aalaga. Ano, hindi na natawag sa akin para ako pa ang gumawa. Nakikita niyo naman yung mga pinapalitan ko ng pang ilong. Binubutasan ko ng ilong. Ano, so si parang Mike ay hindi na. Bahala na siya. So itong ipinunta ko dito ko farmer ay hindi ko na rin sinabi sa kanya. Ano, so para makita ko ang itsura. Tinanong ko lang kung nasaan yung baka kahapon. Diba nang dumaan sa amin. Ay, ito na pala. Malaki na yung ginanda. Napakabata pa. Ang ganda pati ng ano niya, ng ulo niya. Ito yung mga ideal na ulo ng baka. Ano, maiksi yung mukha pero pabilog yung ulo. Malaki yung ulo. Ayan, so pwede na po rin turukan. Ate mo na itatali ng maganda. Nakita ko ang puno na lang ka din eh, sa malapit. Dini ko na lang isasabit. So ayun kaparmer, okay na yung ating pagtuturok ng vitamins at pamurga. Ganun lang kabilis. Parang ano lang, matagal pa yung ating itinakbo paparito. Pwede na nating alpasan. So ayun po kaparmer, okay na yung ating tinurukan. 2 to 3 days ay tatakaw na ito dahil doon sa ating vitamins na ibinigay. Ang ganda na kanyang ano, ng kanyang tuwalya, malapad. May mga kasamahan din siya dito na baka. Ayun yung napakalaki ng isang yun, napakabilog yung pambinta na yun eh. Hindi ko nalalapitan at hindi naman akin yun. Makalpas pa pero kitang kita malaki na pambinta na. So yun lang yung aking pinunta dito kapormer. Anong gagawa dyan? Anong gagawa dyan? Ah, mano ko naman. Kay Ares? Ah. Anong manok? Layer.
layer. Tinuruan ko yung baka. Kinuya yun, yung nandiyan na medyo land eh. Hirap eh, hirap. Ano ako? Ano ako? So ayan, pauwi na po ako, ka-farmer, at maraming salamat po sa inyong oras. Sa lahat po ng mga subscriber natin, ay marami pong salamat sa inyong suporta. Sa lahat po ng mga bago, ayan, huwag ko kayong maya mag-subscribe. At huwag niyo rin pong kalimutang i-like ang ating mga video. Ayan, hanggang dito na lamang po. Ingat po kayo. God bless po. Happy farming po sa ating lahat.